Ganun. Kaya ko attend ako eh. Feeling ko tuloy ano, attend ako ng alam na orientation. Anyways, maayon yung tagpo. Tama ba yung pagkakas sa amin? Tama kayo. Okay, saan ba ako po pessimism yung bako? Dito, dito na lang. O, kayo dito ako. Siyempre, siyempre, privilege ako na bako. This is my first time na makarating actually dito sa Davao Service Center. And, siyempre, ako din, talagang masaya ako na nakakapunta sa iba't ibang leader sharing my life story, of course, na I hope kakupulutan nyo ng aral. Actually, ang alam po kasi ng nakakarami, ano daw, after may being a housemate ni Kuya, ginamit ko daw yung pagiging housemate ko para daw mag-succeed sa DXN. No! So nauna ko na dumating sa buhay ko ang DXN International. And I am an English teacher by profession. So, I love teaching actually kasi ang mga relatives mo, mga tito at mga tita ko, talagang mga teacher sila eh. And the story behind ng pagiging DXN member ko and pagiging PBB ko, kasi minsan napagpapalit nila yun eh. Okay? And some are asking bakit andito pa daw ako sa DXN. Eh, lumabas naman na ako sa TV. Andun, may mga questions na ganun. And, yung iba naman nagtatanong paano yung maging housemate, may mga ganun din, no? Okay? And, katatapos lang ng Pinoy Big Brother Season 8. Okay? So, naging party ako ng Pinoy Big Brother Season 4. Okay? And, nakita niyong ilan sa mga kasamahan ko kanina sa Pinoy Big Brother. Actually, paborito nga ni Kuya ang ano, yung mga taga-Davao eh. Diba? Mga taga-Davao hindi nawawala na nakakas ang isang housemate na galing sa Davao. Okay? So, ikikwento ko sa inyo muna saglit, okay, paano ako naging housemate ni Kuya, kasi napakahirap talaga kung titingnan natin ang ano, ang audition ko. It took PBB Season 4 took actually isang taon yan bago nila nakuha yung gusto nilang housemate. Napakatagal ng pag-aantay din namin actually, kasi 30,000 kami lahat na nag-audition, and pumili lang sila ng 12 housemates. So luckily, okay, kasama ako sa 12 housemates na napabilang sa Pinoy Big Brother Season 4. But you know what? Without DXN, hindi naman ako magiging housemate ni Kuya sa akin. Kasi I am a solid fan of Pinoy Big Brother. Talagang nanonood talaga ako. Season 1, Season 2, Season 3, pinapanood ko yan. And actually, dumating ako sa point na na-challenge lang din ako. Sabi ko, ano kayong pakiramdam na maging housemate ni Kuya? Okay? And upon reviewing yung mga Big Brother kasi ibang bansa, ang kinukuha pala nila doon yung someone na interesting ang life story. Sabi ko kasi dati, sabi ko, mukhang daw makukuha din kasi kinukuha lang nila mga gwapo, magaganda, may tsura talaga. And abang pinapanood ko ang mga seasons ng Pinoy Big Brother, sabi ko, ah, kumukuha sila ng mayaman. Sabi ko, kumukuha sila ng palatawa, ng joker, kumukuha sila ng medyo masungit, ng mahirap, ng probinsyano, ng matalino. Sabi ko, kumukuha din sila ng successful. Tapos sabi ko sa isip ko that time, mukhang lalaban ang kwento ng buhay ko, sabi ko. Sabi ko, mukhang lalaban tong kwento ng buhay ko, kako. And, nasa Manila na ako noon. I've been doing DXN for, I think, kasi I joined DXN 2005. Kakagraduate ko lang yun sa university. So, I graduated yung course ko, Bachelor of Secondary Education, major in English. Okay? And, kakatapos ko lang noon, actually mag-start na ako ng trabaho ko, na-invite ako sa DXN Sabado. Monday, mag-start na yung trabaho ko, Sabado na-invite ako sa DXN. Okay? Eh, yung term nila na nabaliw ako. Grabe yung term, no? Nagulit talaga ako, yun yung term na gagamitin ko. And I opted na, sabi ko, sige, gawin ko muna ang DXN. I will give DXN isang taon lang muna. Sabi ko, pag walang nangyari sa akin dito, marami naman akong pwedeng gawin. Sabi ko, marami naman trabaho sa Manila, kako. Eh, 1 year, nakuha ko yung position sa mga first-timers natin. Actually, welcome kayo sa DXN. Sabayan nyo na lang kasi I will be using terms like Star Diamond. Yung Star Diamond kasi isa yun sa minimiting position dito sa company. Eh, in just a year, kumita ako ng 50,000. Wow. Sabi ko, okay na to. So, tinuloy-tuloy ko na ang pag-DXN ko hanggang sa
naging successful naman ako. Ayoko namang sabing malaking success na yung nakuha ko dito sa lesson kahit papano. Okay? Talagang talaga yung kinikita ko naman eh, talaga namang nakakatulong na ako that time, sabi ko. Unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap sa buhay. So 1.5 years, nakapaglabas naman ako ng kotse ko. And 1 year, nag-travel agad ako, 1 year sa DXN. Nag-travel agad ako, my first travel is sa Malaysia. Hanggang sa tuloy-tuloy na yon 2005, 6, 7, 8, wala na ako ibang ginawa kundi DXN na lang. Kasi ang ganda naman ang nangyari sa akin eh. Sabi ko, bakit pa ako maghahanap ng other opportunities? So binigay ko yung 100% focus ko dito sa DXN. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yon, nag-travel na ako sa Australia, Malaysia, Hong Kong, Japan, Taiwan, Vietnam, okay, at iba't ibang bansa pa. Hanggang sa natutupad na talaga ang pangarap ko sa buhay. And nasa Manila ako that time, actually, napanood ko sa TV, nag-start na ang Pinoy Big Brother audition. Nasa Manila ako, eh, Pangasinan yung audition. Naisip ko, sabi ko, wala pang naging housemate from Pangasinan. Sabi ko sa sarili ko, I will be the very first. Sabi ko, housemate from Pangasinan, ilalaban ko talaga to. Sabi ko, kasi wala pa. Sabi ko, ba't di sila pumipili ng ano? Ba't di sila pumipili ng housemate from Pangasinan? Big ba sabihin, walang maibubuga ang mga taga-Pangasinan? Siguro sabi ko, I will represent Pangasinan. Pero that time, nasa Manila ako. Manila ako that time, nasa apartment ako that time na nagre-rent pa lang ako. And that time kasi, kakabili ko naman ng kondo ko. September. Okay? So, ito turn over yung kondo ko, October 29 siya. October 29. So, nakuha ako sa Pangasinan, like mga 5,000 kami, natira doon 20. So, ang daming pinapagawa sa amin, daming pinapagawa. Siguro, tinitingnan na nila yung mga personality ba? Yung mga gusto nilang maging housemate na interesting na pasok sa bahay, siguro. So, out of 5,000, 20 kami na naiwan. So, yung 20, pinatawag ulit after 3 months, like March ata yung may callback na tinatawag sa ABS-CBN na kami pinabalik. So, ang dami na naman namin, kumbaga ano ba to? Parang mga cream of the crop. Parang sabi ko, survival of ano to. Talagang yung mga nakuha lahat sa mga auditions, like sa Davao, Cebu, Zamboanga, pinapunta lahat ng ABS-CBN doon sa ano, sa ABS-CBN mismo, tapos sinala na naman nila. Okay, so sabi ko, ano kaya ang, kasi pag tingin ko sa mga kasama ko, talaga namang cream of the crop talaga, sabi ko, ano ilalaban ko. So, nung isa sa mga questions sa akin, kinumusta lang ako, ganun. So, Roy, kumusta ka? Sabi sa akin ni Derek Loren, eh siyempre, kunento ko yung totoong nangyari sa buhay ko. Sabi ko, Derek, congrats niyo po ako. Kasi po, nakabili na po ako ng kondo ko. Sabi ko sa kanya, oh talaga Roy? Yes po, nakabili na po ako sa pamamagitan lang po ng ginagawa ko, yung kape-kape, direct, sabi ko. Oh talaga, saan mo naman nabili, ganyan-ganyan. So kailangan nililipat. Kasi yung nung shoot ako, while nasa process ako ng pag-audition ko sa PBB, na-shoot nga yung tinitirahan ko sa Miss Waters area, somewhere sa Metro Manila nga, tumutulo pa yung tubig. So shoot nila yung sabi ko nga sa nag-shoot sa akin, okay nang buhay na mapanood. Yes, okay kasi yan naman ang totoong buhay mo eh. And hanggang sa sinot din na habang nagdadrive ako ng kotse ko. Tapos yung kakabili ko lang ng kondo ko doon sa Manila, sinot din doon. Okay, tapos sabi ko, okay lang mo matitiraan yan. Direct ano po, ang nakalagay po sa ano, sa form, sa ano, sa paglipat ko, will be on October 29, sabi ko. So, salamat at makakalipat na rin po ako ng bago kong titiraan. Dahil sa ginagawa kong business nga, that is DXN nga. Santos Gino. Hindi ko akalain na ang launching pala ng PBB is October 29 din. So ang nangyari, imbis yun yung kwentong twist. So nung kinuha na ako sa ano ko sa apartment ko, akala ko lilipat na ako sa condo ko. Yun pala, iba ilalagay pala muna ako sa bahay ni Kuya. Yung twist. Okay. So hindi ko natirahan yung condo ko for about 3 months. So nakatenga lang siya. So yun ang kwento ko. So siguro parang ang naramdaman ko that time, parang ginawang regalo sa akin ng pagiging housemate ni Kuya. Parang they are looking for someone that can inspire a lot of people kasi ang hirap ng buhay eh. Kasi most of the time nakita ko when yung mga nag-audition po, pag tinatanong sila, bakit gusto mong maging housemate ni Kuya? Eh kasi po, mahirap lang po buhay namin. Gusto ko po maiahon.
sa buhay ang pamilya namin. Puro ganun ang lagi nilang sinasagot. Eh, parang ayaw na ni Kuya ng ganun eh. Ala, lagi na lang ganun. Magiging charity ba ang Pinoy Brother para sa mga mahirap? Eh, nung tinanong ako, sabi ko, bakit gusto mo maging housemate ni Kuya? Simple lang. I want to inspire a lot of people. Sa pamamagitan ng istorya ng buhay ko, sabi ko, gawin nilang motivation ng kahirapan para matupad ang mga pangarap nila sa buhay. Sabi ko lang, napakasimple. Upon sharing na ginawa ko motivation ng mga hardships ko, challenges sa buhay, outside the bahay ni Kuya, they can succeed in life. Sabi ko sa kanila. Ayun, eh, hindi ko akalain na out of 35,000 na nag-audition, ako yung first 12 original housemate na ipinasok sa bahay ni Kuya. Pero you know what, ladies and gentlemen, hindi naman ako magiging housemate talaga ni Kuya without yung compelling life story ko, yung backstory na tinatawag eh. Kasi upon reviewing Pinoy Big Brother, mga shows na ganyan, they are looking for an interesting personality, nakakaibang istorya ng buhay eh. Eh saan ko kayo nakakita? Anak ng magsasaka. So ang nanay sa katatay ko po ay magsasaka lang, napakahirap ng buhay namin. So I graduated valedictorian. Pero hindi ako mapag-aral ng parents ko kasi napakahirap na ng buhay namin. Kumbaga, pagdating sa financial, naku, walang-wala po talaga kami. Nasanla ang lupa namin, wala kaming sariling bahay. Alam niyo po yun? And yun nga sabi ni Madam, eh, no? Yung isa sa pangarap ko sa buhay is actually malalaman niyo later on. Makikita niyo actually yung picture na sinasabi ko sa inyo na napaka mas mahal pa yon sa mga nabibili ko ngayon. Okay? And yun nga yung transition ko from being so mahirap na anak ng magsasaka na ipinaglaban ang pangarap sa buhay na natupad. Kaya nga, they casted me na pinasok sa bahay naman to inspire other housemates naman. Kasi syempre, may mga housemates naman doon na grabe ang pinagdaanan sa buhay. Kasi hindi naman pwede doon lahat. Malulungkot ang buhay eh. They are looking for someone siguro that can empower other housemates din. Kaya ako po yung naging leader noong sa season namin. So I stayed sa bahay ni Kuya for 3 months. Okay? And after ko sa PBB, paglabas ko, eh di excel pa rin. Ngayon malalaman nyo bakit ang isang celebrity. Sabi nga nila, lumabas ka naman na sa TV, mag-artista ka na lang. Hindi kasi nila nakita yung nakita ko dito sa DXN at patuloy na makikita ko pa. So, magkikwentuhan lang po tayo. Okay? Ipapakita ko sa inyo paano ko sinimula ng DXN, ano yung ginawa ko, ano yung ginagawa ko, at ano yung naging dahilan. Kasi napaka-importante sa atin kasi yung why natin, bakit ba natin gagawin ang negosyong DXN. Without our deepest why, naniniwala ko hindi natin matutupad yung mga gusto natin sa buhay eh. Okay, so are you ready? Yes! Kasi ako ready na rin. Okay, so maraming palakpak muna. Okay, now. Kailan nag-start yan? Okay, kailan nag-start yan? Okay, nag-start yan kasi yung hunger ko. Kasi nung nakita ko yung mga tao na naging successful dito sa DXN, ang unang umano sa utak ko kagad, kung nagawa nila, ba't hindi ko magagawa? Okay, so na-meet ko yung mga tao dito sa business na to na naging successful dito sa DXN. Na nung una, kasi kailangan natin sa business na to, people that can motivate you eh. Tama po ba? Kasi minsan magkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin eh. Kaya ba talaga natin itong gawin? Aasenso ba tayo dito sa DXN? So, ang una ko ipapakita sa inyo, few slides ko, ito yung mga taong nagsilbing inspiration at challenge sa akin. Sabi ko, kung nagawa nila, ba't di ko magagawa? Dumarating din po ba sa point sa inyo na nagda-doubting kayo? Yes. Pero kung ipapakita ko itong mga taong na to, Sir Oscar Santo Tomas, okay? Kilala niyo po ba siya? Yes. Nasaan po ba yung tao ngayon? Wala, no? Okay. Tingnan nyo, kumita ng 400,000 pesos. Kuha nyo? Ayan pala yung picture, hinahantay ko yung picture eh. Okay, 400,000. Civil engineer, okay? Pogi-pogi. 400,000 pesos. Laki ng tiyan mo dyan. Okay. Pinili talaga yung malaki na naman. Meron tayong tapos, meron tayong engineer, meron tayong security guard.
Okay? May engineer, may security guard, kumita, 100,000. Former vendor, 100,000. Okay? Ang gusto nyo, ang gusto kong maano nyo dito is, makita nyo na maraming nagtagumpay dito sa DXN pala from all walks of life. Okay? Engineer, 300,000. Ito, sales representative from Ateneo. IUP, yes. Bagger. Sa mall, sila yung pag nag-grocery tayo, sila yung naglalagay ng mga pinamili natin. Yung bagger. Okay? Fred Lauron. Former traffic enforcer, janitor. Linilis lang, no? Pero, look, 100,000, 80,000. Okay. Now, may mga problema ba tayo? May mga problema tayo. Kasi umpisahan natin, tingnan kung ano yung problema natin. Yes, members, leaders, problema niyo ba ito financially? Yes. Problema ba? Yes. Sino dito ang hindi namang problema sa aspect ng financial? Tas ang kamay. Hindi ah, hindi. So lahat tayo, palakpakan yung sarili nyo. Okay. Bakit papalakpakan natin ang sarili natin? Kasi yan ang unang solusyonan natin. Pag kumita ba tayo tulad ng pinakita ko kanina, okay, yung mga tao naging successful dito sa DXN, eh, matutulungan tayo sa aspetong financial. Gusto nyo bang matuldukan na ang problema natin sa aspetong financial? Yes! Okay, sino dito gusto magka-pera tas ang kamay? Sino dito mukhang pera tas ang kamay? Okay, mukhang pera, no? Okay, ang hirap, tingnan nyo naman, ang hirap talaga maging mahirap. Yan yung isa sa problema natin sa bansa natin na kailangan nating eradicate talaga. Kasi ang hirap maging mahirap sa totoong buhay. Okay? Ang hirap nang walang laman ng bulsa. Magkano ba laman ng bulsa natin yan? Check nyo nga. Meron ba tayong million dyan? Wala naman. Papiso lang daw, no? Okay, tingnan nyo sa hirap ng buhay, no? Pati yung mas. Wala ka na, no? Okay. Inupusan na, eh, no? Ayan. Okay, kita nyo, no? Kung ano-ano na lang pinagagawa natin para lang hindi tayo maghirap saan sa buhay. Pangalawa, trabaho. Sino dito naghahanap ng trabaho? Sino dito hindi na makapagtrabaho? Yes, tama po kayo. Gustuhin man natin magtrabaho, siguro wala na pong tatanggap, mami. Tama po ba? Okay? Try nyo po. Siguro, sex bomb dancer. Hindi na rin natin gawin, okay? Try nyo po ba? So, kahit mga kabataan, kahit nga nakapagtapos ngayon eh, maraming tapos ngayon sa kolehiyo, tama ba? Pero hirap pa rin? Actually, hindi problema trabaho. Maraming trabaho actually eh. Minsan lang tinitingnan natin kung okay ba yung sahod na ibibigay sa atin. Okay, na huwag kayong mag-alala, ladies and gentlemen, sa mga guests natin. Susolusyonan natin ang problema nyo sa trabaho. Bibigyan ko kayo ng trabaho ngayong araw. Okay, yes. Bibigyan ka rin ng trabaho. Yes, bibigyan ko kayo ng trabaho. Mamaya po, sino po dito yung mga guests natin, mga first timer natin, tas ang kamay, yung mga guests natin. O mamaya, malalaman nyo kung ano ang ginawa kong trabaho dito. Imagine, English teacher ako eh. Okay, titingnan nyo kung bakit. Tatanong sila, English teacher ka? May napag-aralan, may natapos. Pero ba't nandito ka sa DXN? Mamaya malalaman nyo, ano yung ginawa kong trabaho? At yun ang ituturo kong trabaho sa inyo. Okay. Ayan yung trabaho. Ay, ginawaan. Okay. Ang gusto kong ipakita dyan, minsan sa buhay natin, kahit ayaw natin yung trabaho, tama ba? Pero ba't natin ginagawa? May tinatawag na, no choice eh. Nandito na ako eh. Tama? Pero kung merong trabaho na hindi naman ganyan ang gagawin natin, gusto nyo bang subukan? Yes! Okay, huwag kayong mag-alala. Papakita ko sa inyo. Okay, di ba pag nagtrabaho tayo, no? Without prejudice, syempre, saludo ako sa mga nagtatrabaho kung meron man po dito. Pero alam mo, na-experience yung ganitong senaryo sa buhay natin sa pagtatrabaho. Pagkatapos natin magtrabaho, kukunin ang? Sweldo. Sweldo? Pambayad ng? Magtatrabaho, kukunin ang?
Pambayad na? Utang. Utang. Magtatrabaho, kukunin ng? Sweldo. Pambayad na? Utang. Okay. Sino dito nakasubok ng ganyan? Pero naniniwala ko, marami din tayong natutunan dyan. Yes. Tama, sa buhay kasi may tinatag naman ng option eh. Eh kung medyo naman medyo tumagal ka na dyan sa ganyang sistema ng buhay mo at may dumating na opportunity, eh ba't hindi mo naman para subukan? Mali natin, di ba? Ang buhay naman, pagtingin lang naman ng options saan eh. Eh kung medyo hindi na ako dito, maghahanap ako. Eh ngayon, sa mga first timers natin, may bumagsak na opportunity. Eh sa akin lang, bakit hindi mo tingnan? Unti-unti, aralin mo siya. Tama ba? Ano ba yung minsan na ano, nararanasin natin dyan? Gigising na maaga para pumasok ng? Para matrabaho. Na maaga. Para matrabaho ng? Para umuwi ng? Para matulog ng? Para pumasok ng? Para matrabaho ng? Para matapos ng? Aga. Para mapagpahinga ng? Aga. Para umuwi ng? Aga. Para pumasok ng? Aga. Okay, kung medyo nararamdaman naman natin na medyo napapagod na ako, tama ba? Eh mag-try tayo ng ibang oportunidad. At pag may dumating na oportunidad, tingnan natin. At ngayon, meron akong ipapakita sa inyo isang oportunidad. Ano yung isang oportunidad? Kung doon, gigising kayo na maaga dito, gigising kayo ng tanghali para matrabaho ng tanghali para umuwi na. Okay. Pinaligtad lang, eh, no? Okay. Oras. May mga tao na, hindi naman problema yung pera, kasi baka sabihin nyo, number one ang problema natin yung financial, eh. Baka meron dito guest natin, eh, hindi ko naman ang problema ang financial, eh. Sa buhay ko naman yun, okay naman ako sa aspetong financial. May pera naman. At paano naman sa ilang taon na pagtatrabaho ko, eh, meron naman akong milyon-milyon na binigay sa akin. Okay? Hindi ko rin naman problema ang trabaho. Okay? Pero baka itong problema ni oras. Kasi may mga tao na papera. May mga tao na may mga negosyo. Pero hindi nila nakikita, wala na silang oras sa sarili nila. Ninakaw na ang buong oras nila. Para isang bata, sabi sa tatay, Tay, gusto ko pong pumunta ng Hong Kong kasi yung mga ano eh, laki naman ang kinikita nyo. Eh yung mga kaibigan ko po, nakapasyon na sila ng Hong Kong. Ano sabi ng tatay, Nak naman, hindi tayo pwedeng pumunta ng Hong Kong. Bakit naman po, Tay? Hindi pwede, ako pinagkatiwalaan ng ano, ng kumpanya. Kasi yung boss, nasa ibang bansa sila nagbabakasyon. Hindi ko pwedeng iwan to, hindi tayo pwedeng magbakasyon kasi ako ang nakatopa ngayon. Pag nagkaroon ng problema dito, ako mananagot. Sabi ng bata, kailan po tayo pupunta ng Hong Kong? Sana. O para magtigil ka, ito yung pera. So binibigyan ng tatay ng pera yung bata. Okay? So ang bata naman, kinukuha naman yung pera. Okay? Hanggang sa kinukulit-ulit ng bata yung tatay, tayo, sige na po. Punta na po tayo ng Hong Kong, pasyal po tayo. Ano sabi ng tatay sa bata? Na hindi tayo pwedeng pumunta ng Hong Kong kasi mapapabayaan ko tong negosyo ng boss ko. Ano sabi ng bata sa tatay? Tay, magkano po ba isang araw nyo? Siyempre, 1,000 ako dito per day. Ano ginawa ng bata? Naglabas ng pera sa bulsa. Binigay niya sa tatay niya, Tay, babayaran ko na po yung oras ninyo. Makapasyal lang tayo sa Hong Kong. So, ang ginawa ng bata, binili niya yung oras ng tatay niya. Kasi, ladies and gentlemen, minsan sa buhay natin, kakatrabaho ng kakatrabaho, nawawala na pala ang oras natin sa sarili natin, sa pamilya natin. Now, gusto yung babigyan ko kayo ng 100% na oras? Yes. Yung tipong nagbabakasyon ka pero kumikita ka? Yes. Hindi kung natutulog ka sa ilalim ng puno. Pakuyakoy-yakoy ka pero kumikita ka? Yes. Gusto mo bang, gusto kong namamasyal sa ibang bansa? Hindi para magtrabaho, hindi mamasyal at kumikita ka? Yes. Papakita ko kung anong opportunity ngayon. Okay? Minsan pag nagtrabaho tayo, tingnan nyo itong ganung senaryo. Minsan yung mga galing probinsya, eh, no? Minsan ba, di ba madalas pag galing tayo probinsya, kita ko rin eh, gusto kong pumunta sa Manila kasi nandun talaga ang ano, ang ikinabubuhay, tama ba? Nandun talaga ang oportunidad. Hindi nyo ba alam na ako po, sinasabi ko sa inyo, kung meron man dito nangangarap pa na pumunta sa Manila, napakagulo sa Manila. Eh sabi nila, walang oportunidad dito sa probinsya, walang oportunidad dito sa Davao. Punta na lang ako sa Manila. Okay? Eh yan ang kakarapin ng buhay sa Manila.
Sasakay ka ng MRT, pipila ka sa labas, napakahaba. Mga ilang oras, madagdag ka rin ng tao. Pagakyat, araw-araw na ganyan. Papasok ka ng trabaho. Enjoy. Hirap, no? Magulo, no? Kasi iisip natin minsan pag nasa probinsya tayo, lumuluwas ano, luluwas ako sa Manila, sa syudad, kasi baka naandun yung future ko. Tama ba? Baka naandun yung swerte ko sa buhay. Okay, pinapakita ko lang na minsan wala din naman kasi sa syudad yan, sa Manila yan eh. Nasa good opportunity yan na pwedeng dumating sa buhay natin. Okay. Kalusugan, importante ba kalusugan? Yes. May trabaho tayo, may negosyo tayo, ano pa, may oras tayo, kumusta naman ang kalusugan natin? Diba, minsan kahit madami tayo pera, minsan hindi tayo aware na ano, minsan yung trabaho natin na nagbibigay ng ano, ng masamang, ng sakit sa atin. Kuha nyo ba? Dito, sa opportunity na ipapakita ko sa inyo, hindi lang ibibigay, hindi lang susolusyonan yung problema natin financial, trabaho, oras, kundi tutulungan tayo na ano, maging educated at magkaroon ng kaalaman tungkol sa pangkalusugan. Kasi paano natin may enjoy ang income, ang trabaho, ang negosyo at ang oras natin kung napabayaan naman natin ang kalusugan natin. Yan ang isa sa priority, ng opportunity na ipapakita ko sa inyo. Maganda o napakaganda? Napakaganda. O palakpak naman yan. Palakpak. Negosyo naman tayo. Okay, para matupad ang pangarap natin sa buhay, magne-negosyo tayo. O sino dito nangarap pag-negosyo? Akala natin minsan madali mag-negosyo. Kung ang mga ninuno naman na, kung ang mga ninuno naman natin ay mga negosyante talaga, madali lang naman mag-negosyo, tama ba? Pero pag hindi, mahirap talaga sa totoong buhay. Di ba? Kasi tingnan niyo to, mag-negosyo, pangalan pa lang, million na ilalabas natin. Sino dito may million sa bulsa at sa kamay? Wala. Okay, so mahirap pag-negosyo. Okay? Pag ganyang negosyo, gusto niyo bang ganyang negosyo? Hindi naman sa pinamalit ko yung ganyang negosyo, gusto niyo bang ganyang negosyo? Eh, minsan, mahirap din yung mga ganyang negosyo, competition eh, masarap yung lugaw. Nakita nung kapitbahay, ano itong aning tinayo? Lugawan din, kinompetensya, ginawang dalawang itlog. Tanin ko kayo, saan kayo bibili ngayon? Sa isang itlog o dalawang itlog? Ano mas okay, ma'am? Isa o dalawa? Okay. Siyempre isa, no? Iba din yung magdalawa talaga, no? Okay. Eh, competition. So, ipakita dito, may competition talaga si negosyo, eh. Di ba? Eh, nag-isip tuloy si ma'am ulit. Di ba? Nag-isip si ma'am naman. Dalawang itlog sa'yo, ha? 25 pesos. Eh, nag-isip siya. 25 pesos, dalawang itlog din siya. Ano yung kaibahan nga lang? Gagawin ko siyang 30 pesos. Kaibahan. Dadagdag lang pa ng ano, hotdog. Okay, talingan natin. Hirap na. Okay. O, saan kayo bibili? Ma'am, taring kita. Sa dalawa. Kago yung mayroong ano? Dalawa pa rin, sir. Dalawa. Tapos mayroong kasamang? Hotdog. Ay, ako nabilig. Laban na po, may balahibo. Kaya kumilisan ko lang yung slide, medyo nagsara naman na yun. Okay, mag-alala. Kaya, kuni-next ko na. Okay, sari-sari store din. Kasi minsan nag-isip din ng oportunidad, eh. Mag-negosyo nga tayo eh. Sari-sari store, di ba mahirap din mag-negosyo ng sari-sari store? Sino dito may sari-sari store? Sara-sara store na ba? Sira-sira. Mahirap kaya, alam yung nanay ko, may sari-sari store yan. Minsan kasi kahit madaling araw na may kakatok pa rin. Ano bibilin? Isang yosi. Alas tres na naman madaling araw. Imbis na tulog na, no? Nagigising pa rin. So, mahirap. Di ba? Tapos minsan, nakagano'n na rin ko sa ano. Yung di ba parang may rayas yun? Parang nakagano'n na. Parang nakakulong. Di ba yung tindahan? Ay, gano'n. Oo, oh, sa gano'n. No? Okay. So, medyo mahirap din mag-business. Talaga? Okay. Oh, para matapos na ang paghihirap natin, tumaya na lang tayo ng loto. Dami ko sinasabi, yan pala yung solusyon para sa kahirapan natin. Kapa, okay. Kapa.
Alam niya, kapa. Eh, paano pag 10 taon ka nang tumataya? Problema. Pero talo ka pa rin. Oh. Kasi may mga taong na inasa dyan eh. Hindi, mananalo ako dyan. Tama? Para matupad ang pangarap ko, para wala na masyadong iniisip. Tumataya ng loto. Eh, paano pag 10 taon ka nang tumataya, talo pa rin. Ang tanong kung sa pangarap niyo sa buhay. May pangarap pa kayo sa buhay? Yes. Okay. Ngayon naman, gigisingin natin ang pangarap natin sa buhay. Kailangan malaman natin, ba't mo ba papasukin ng isang opportunity? Ano ba yung magiging dahilan mo? Okay? Meron ba kayong pangarap sa buhay? Yes. Taas nga dito na may pangarap sa buhay. Okay? Sino dito ang pangarap makatira sa isang magandang bahay? Sino dito gusto sa simpleng bahay? Simpleng bahay. Simpleng importante, nagsasama, buong pamilya. Okay, simpleng bahay. Okay, importante mo yun, no? At least importante yung magkasama. Kasama yung mga anak, mahal sa buhay, sa simpleng bahay. Okay, simpleng bahay number one. Okay, meron po siyang 25% down payment. Okay, parang po sa nagtasama. Okay, para sa inyo ate. Simpleng bahay, number one. Okay na po, okay po. Simpleng bahay. Simpleng bahay number two po. Okay? Okay lang po. Okay lang po. Pag umalun po, okay lang po. Okay lang, dala. Okay. Inilipat lang. Inilipat lang. Wala pang inisin. Ah, wala inisin. Okay. Eh, paano pag mayroong kalimang anak dyan, eh, no? Kumanin yung alon, no? Tapos tayo na, di ba? Lagyan ng balat. Ilalagyan na ng gulong, te. Ilalagyan na ng gulong yun. Ang ready na lang. Kasi ninunti-unti naman po yung kotse. Sabi ko, basta may matuluyan lang o mag-isa. Okay, ayaw nyo? Ayaw. Oh, ayan, sarili, suso yan. Ayaw nyo? Okay, mahirap. Ayan. May swimming pool. May swimming pool. Okay, kailangan kasi natin malaman ano ba yung totoong pangarap talaga natin sa boy. Kasi dyan tayo magsisimula eh. Okay, eh kung hindi yan, eh baka ito. Sige natin. Oh, sino dito gusto ng house? Wow. Pero house lang, gabalat ha? Oh, house and lot. Okay, house and lot, asang kamay. Di ba, sarap tumira dyan, no? Okay, gusto yung bang bahay ha? Sa isla. Oh, mamili kayo, sa isla o taas ng bundok? Ah, sa isla. Sino po sa taas ng bundok? Mami, bagas nyo yung taas ng bundok. Okay. May swimming pool. Wow. Mamimili ka pa dyan. Saan yung swimming pool? Sa loob ba ng bahay? Hindi po pagising mo sa umaga, diretso ka na. Diretso ka na. Sa kwarto mo, nakalagay yung ano, slime mo. Matik na. Okay? Nararamdaman nyo ba pag ganyan ang tinitirhan natin? Ano kayo pakiramdam? Sarap ba? Kotse! Eto tayo. Sino dito naman na nangarap mag-drive ng kanyang sasakyan? Okay. Ang tanong, meron na ba kayong driver's license? Yung wala ba kayong license? Okay. Sino dito gusto ng simpleng sasakyan? Kasa naman. Simple, para kayo nyo. Okay, eto. Simpleng sasakyan ng kanyang. Okay. Bakit hindi? O, pangisahan. Pampamilya. Ayaw. Sabi ka ko, ano, mangarap siya. Nangarap naman. Oo, nangarap. O, di ba? At least may buhay. Kaya kapag nangarap tayo, lakihan talaga natin eh. Okay, dream big. Dream big, sabi. One of a kind. Ito mga dream cars natin. Tingnan nyo nga. Baka meron kayo dyan mapili. Mamili na kayo ng gulay. Wow. Kasi dyan natin sisimulan, eh. Bago ko ipakita yung opportunity na ginagawa ko, alamin muna natin kung ano yung gusto nyo. Okay? Kulay pula ba? O yan, mamabae. Mamabae. And science. Okay, dahil na. Oh, yeah.
Ano na susunod? Kaya gusto niyo yung sasakyan? Hindi. Yung riders? Magkapagal ako, ipalalabasin ko yung ano. Gusto mo yung rider? Okay. Parang nakikita na ni Kuya kung ano yung pangarap niya talaga eh. Rider pala talaga eh, no? Okay, now, pangarap sa buhay. Okay? Inisa-isa natin yung pangarap natin sa buhay. Iimayin pa natin ang pangarap natin sa buhay. Kasi kailangan natin malaman kung madali ba talaga matupad ang mga pangarap sa buhay. Saka ano pa kailangan natin gawin para matupad ang mga pangarap natin sa buhay? Dreams! How's it that? Magkano? 5 billion. Kotse? 1 million. Travel? 1 million. Quality education? Million. Savings? 5 billion. Pag gumawa lang ako ng... kunwari, computation ba para matupad ang pangarap natin sa buhay? Halimbawa, kailangan pala natin ng 28 million. Ibig sabihin, wala palang libre. Kahit pala pangarap tayo ng sasakyan, wala naman palang babagsak na sasakyan sa harapan natin. Kailangan pala natin ng? Pera. Kailangan natin? Pera. Oh, may 28 million ba kayo? Wala. Pag meron kayo 28 million, matutupad ang pangarap natin sa buhay. Pero pag wala, ano mangyari sa atin? Habang nadadagdagan ang edad natin, habang tumatanda tayo, yes, nagiging simple na lang. Tama? Kaya, ang nangyari, yung simpleng pinakita ko, simpleng bahay, simpleng sasakyan, yun ang natutupad sa atin. Kasi kailangan pala natin ng ganyang halaga. Okay? Now, ano ba ginagawa natin para magka-pera? Ito yung realidad. Okay, gusto yung makita yung realidad? Yes. Okay. Ano kadalasan natin ginagawa para mabili natin ang magusto natin sa buhay? Ano kadalasan natin ginagawa? Trabaho. Yes, trabaho. Pero sabi ko nga, saludo ako sa mga nagtatrabaho kasi dyan naman din nagsimula eh. Ipapakita ko lang sa inyo kung matutupad ba talaga ang pangarap natin sa buhay. Halimbawa, kikita tayo yung 450 pesos sa isang araw. Okay, punta ka sa Manila ngayon, trabaho ka. 26 days, meron tayong 11,000? 700. 1 year, magkano? 140,400. 40 years. Kuya, ilang taon ka na kaya? Ikaw? 19. Okay. Kuya, starting today, and for the next 40 years of your life, ilang taon ka na nun? 59. Congratulations, kuya. Meron kang 5.6 million at age of 59. Sino po dito ang 60 years old? Sisimulan po natin ngayon yan, Marty. Okay. Congratulations, Marty. At the age of 100, may kotse ka. Okay, pero tingnan nyo to. Is your lifetime earning just do not spend a single centavo? Huwag mong babawasan yung 450 ni singkong tulay for the next 40 years of your life. Hindi ka kakain. Hindi ka maliligo? Hindi ka mag-grocery? Hindi ka mag-merienda? Iipunin mo yan for the next 40 years of your life. Kumusta ka na kaya nun? Skeleton. Okay, but we need to survive. Anong napapansin nyo? Magkano na tira? May natira pa? Yes, may natira pa 200. May cellphone? Meron. Okay, mag-load tayo. Eh, nagtatrabaho sa Manila ngayon. Naka-receive ka ngayon ng text. Ano sabi sa text? Na nasaan ang? Padala. Nay, parating na po dyan yung panganay. At least ay padala, di ba? Okay, so ano napansin nyo? Kaya pala hindi natutupad ang mga pangarap natin sa buhay. Kaya si ate, sabi niya, paano nang pangarap? Parang nalungkot sila bigla. Parang biglang nalungkot sa mukha ng ilan sa mga guests natin, sa mga members dito. Ha. So, paano ang pangarap natin?
But there is this one secret. Ito na, isa na natin. Na ginawa ko kung bakit na-achieve ko itong mga to. Ano yung na-achieve ko dito? Yan. Yan ang buhay ko. Mahirap o napakahirap? Simple? Nagsimula lang din ako sa simpleng buhay, simpleng bahay, simpleng sasakyan. Then may nakita ko sa opportunity and that is DXN. Ito yung naging buhay. Wow. Palapang mo. Okay. Doon ako nakatira ngayon. May kotse. Pagbaba mo ng tinitira ko, may swimming pool. Kumikita din po ako ng ganyan. Kaya paano? Monthly. Now, anong ginawa ko? Simple lang. Sino dito yung mga guests natin? Pakita sa kamay. Sa mga first-timers natin, simple lang. Simple lang ginawa ko. Mami, ate, kuya, manong, lolo, sumali lang ako sa DSN. Okay? So, ang pangalan ng company natin ay DSN International Private Limited. Ayan. So, syempre, hindi po basta-basta ang ating CEO and founder. Ang pangalan ng ating CEO, Dato Dr. Lim Xiaojin, isa po siyang doktor. Okay, yan ang DXN. Ang ibig sabihin ng DXN ay Daxen. Ang ibig sabihin ng Daxen, integrity, trustworthiness, cheerfulness. Ayun. So, sa bandang kanan, yun naman ang logo natin. So, ano ibig sabihin ng logo? Yung kulay pula, rising sun, positive thinking. Yung kulay green, vitality and growth. Blue, water the company as the basis of growth. Okay, so pinapakilala ko na sa inyo kung ano yung kumpanya na nagbigay sa akin ng trabaho. Okay? Nagbigay sa akin ng pagkakitaan. DXN International Branches and Stockies, matatagpuan na po yan sa 7 continents and 7 territories. Malaking kumpanya pala ang DXN International. Kaya naman ako, kahit English teacher ako, eh nung nakita ko ang DXN, malaking kumpanya. 120 countries, meron ng DXN. Malaki o napakalaking kumpanya? Napakalaki. Yung malaking kumpanya, sasalihan o sasalihan? Sasalihan. Okay, so sinalihan ko, malaking kumpanya eh. Okay, and of course, DXN Philippines, matatagpuan ng DXN Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayan. So, ito po ay service center ang tawag dito. Para makita nyo ang ating headquarter, ang ating head office, matatagpuan yan sa Manila, doon sa Quezon Avenue. Bisita po kayo sa ating 28th anniversary this coming November para makabisita rin kayo sa ating head office. Ayan. So, ano ba ang ano ba meron dito sa ano? Ano ba meron sa DSN? Okay, di ba? Minsan nakikita natin. Minsan kasi pag nag-orient ako, nakatingin sila dito eh. Sa mga produkto, di ba? So, minsan iniisip na, ano ba meron dyan sa mga produkto na yan? Okay, simplihan ko na lang. Ang produkto na nakikita nyo dito, na hindi ko na isa-isa rin, naglalaman yan ng Ganoderma lucidum at yan ang pinakamataas na uri ng herbs sa buong mundo. Palapakin na naman ang Ganoderma. Yan. King of herbs. So alam nyo na kung bakit sinalihan ko to. Kasi syempre, pag ako tumitingnan ng isang negosyo sa katrabaho, tinitingnan ko rin yung background ng kumpanya. Kasi syempre, ayoko naman mapahiya. Siyempre, kung gagawin ko itong business na ito, i-offer ko sa mga mahal ko sa buhay, ayoko mapahiya. E nung nalaman ko, King of Herbs, may tatalo pa ba sa King? Wala. Kung number one ito, sasali ka ba sa number five? No. Kasi kung number one ang papasukin mong kumpanya at number one ang gamit niyang herbal, tingin mo rin sa sarili mo, number one. Kaya palapakan mo sarili mo. Noong unang panahon ng mga emperor, gaano ba kaganda yung Ganoderma na yan? Kasi syempre, nakatingin kayo dito sa mga food supplements na ito, may mga product. Mamaya, paglabas yun, may mga product. Syempre, maano yung curiosity nyo, ano ba meron sa product na yan? Noong unang panahon pa po, ginagamit na po yun ng mga emperor. Minsan nga, si emperor, no? Di ba, tinawag yung Ganoderma na yan? Herb of deathlessness, the herb of the king's magic mushroom that nourishes the spirit. Delay aging. Diba? Maganda o napakaganda? Ito na yung mga products natin, may kape tayo. So yung mushroom na yon, yung pinakamatas na uri ng herb, hindi yung naman natin makukonsum yun. Kaya ang ginawa ng ating CEO, Dr. Dato Dr. Lim, ilagay niya sa mga produkto. So presenting to you, our DSN products. Meron tayong Lingxi Coffee, meron tayong Black Coffee,
meron tayong 2-in-1 Limsy Coffee, meron tayong mocha, meron tayong spike at tea, may tsaa, meron tayong tsokolate, meron tayong juice, vitamin C, meron tayong RGNGL, ito yung ating banner product. So yung kapsula na yun, yun yung pinulbos ng Ganoderma. Okay? Yan ang ating banner product. Meron tayong spirulina. Okay? Ang queen of herb naman. Can you imagine? 12 tablets, para ka nang kumain ng 225 apples. Wow. 14 bottles of milk. 4 bowls of rice, 8 sardinas, 2 patatas, 210 grapes, 5 oranges, 7 glasses of milk, 2 manok. Grabe, palakpakan nyo naman ang spirulina. So, ganda pala natin makikita. Ang maganda pala talaga ang produkto ng DXN. Marami pa po yan. Meron tayong cereal. Meron tayong potency. Para sa mga hindi na tinatayuan ng balahibo. Okay. Meron tayong shampoo. Meron tayong body foam. Yung tipong pagkatas mo maligo, parang ka ng may moisturizer sa katawan. Maganda o napaganda. Napaganda. Diba? Ang dami natin produkto. Meron tayong talcum powder. Meron tayong skincare series. Meron tayong lipstick. Meron tayong sabon na hindi natutunaw. Huwag mo lang gagamitin. Meron tayong choppy baby oil. Meron tayong massage oil. Meron tayong toothpaste. Walang fluoride. Okay, hindi masama sa katawan. Kasi ang fluoride, di ba? Sabi nga nila yung fluoride daw, di ba? Ang tapang nun eh, di ba? So ito, imbis na fluoride ang gamit, peppermint. Kaya napaganda ng produkto natin. Meron tayong sabong panlaba. Meron tayong candy. May fart tayo. Matatagpuan yan sa Malaysia. Gusto ibang mamasyal? Sino dito gustong mag-travel ng libre? Sino dito gusto ng libre? May passport na ba kayo? Okay, awards naman tayo. Kasi nga, pinapakita ko sa inyo, bago ko pinasok yung kumpanya na, tinignan ko muna, maganda ba yung kumpanya na yan? Marami na bang recognitions, awards? Ano na ba ang tinakbo ng kumpanya na yan? Inang nakita ko, ang daming mga certificates, recognitions, na binigay, local, international. Hindi ko na isa-isayin pa. Kasi pag nakakita naman tayo ng ganyan, automatic, makikita natin gaano kaganda yung kumpanya natin. May nangyari din maganda sa atin, bibigyan tayo ng kumpanya 84 million. Wow. Ginamit mo yung produkto, namatay ka, bibigyan ka ng 84 million. Sino dito gusto makareceive ng 84 million tas sa kamay? Malis ka na, mami! Sa 25 years mo ng DXN, ni isa, wala pa pong nakakakuha ng ganong halaga. Kasi po, ang mga produkto po natin ay pagkain ng katawan niyan. Kaya wala pa pong nakaka-receive ng 84 million. Meaning to say, napakaganda po ng mga produkto natin dito. Yeah. Okay, napagaling. Liver enlargement. Bronchial asthma, uterine myoma, stage 3 breast cancer, hepatitis B, kidney failure, chronic kidney disease, stage 5, obesity, high blood, ovarian cancer, cancer of the pancreas, ovarian tumor, liver enlargement, goiter. Oh, actually, nalagay ka sa slides ko to eh. Ano kung bakit? Ba't ko nalagay sa slides ko yan? Para may pakita na hindi namatay itong tao na to sa sakit, kundi sa disgrasya. Yes. Ano ba? Okay, maganda ba yung produkto natin? Maganda. Maganda o napakaganda? Napakaganda. Nung nakita ko ngayon, maganda yung produkto. International. Ang dami ng awards and recognitions. Now, ano ang ginawa ko? Ito na. Hindi sumali ako kasi meron dito tinatawag na DXN Grocery Store. So, kumuha lang ako ng discount card. O, sino dito may DXN discount card? Pahiram nga ako. Iwagay-iwagay ka nga natin. Sige nga, kung meron talaga, ilabas nyo nga ang inyong mga discount card. Ilabas nyo. Para mabigyan kayo ng jacket. Tangin natin. Bigyan ng jacket. Bigyan ni sir ng jacket. Okay. Bigyan ni sir ng jacket. Okay. Now, anong ginawa ko? Dito na nagsimula sa tinatawag na... Oh, tingnan dito. Anong tawag dito? Discount card. Discount card. So, sa mga first-timers natin, dito nagsimula ang pagtupad ng mga pangarap ko sa buhay. Dito na ka sa lalay. Bakit ito yung susi? Okay? Now, bibigyan ka ng 15 to 25% cash discount
lifetime. So nakikita niyo mga produkto na to. Yes. Discounted ka habang buhay. Discounted ulit ng? Habang buhay. Habang buhay. Ilang taon? Habang buhay. So, walang taon kundi? Habang buhay. Habang buhay. Magandang napakaganda. Napakaganda. Maganda talaga, pinapalakpakan niya. Ano yung ginawa ko ngayon? Una kong ginawa. Okay, dito tayo, susolusyon na natin problema natin sa pera. Okay? Nagkakapi ba kayo? Yes! Okay, limbawa, with this card, discount card, kumuha ako ng ano kape. Bumili ako ng kape. Okay? Ano yung ginawa ko habang nagsisimula ako nun sa DXN? Okay? Pwede ka namang magbenta kung gusto mo. Actually, masarap magbenta eh. Kasi, Diyan ako kumita nung mga unang taon ko sa DXN eh. Nagbenta ko ng produkto. Halimbawa, kumita ka ng 45 pesos, marami bang taong nagkakape? Yes. Marami. Marami. Yan ngayon pangalawang ano? Pangalawang sa buong mundo. Pangalawang produkto. Yes, pangalawang produkto, kape. At marami nagkakape sa buong mundo at masarap magkape. Alam ko, kape-kape na kayo eh. Sa umaga ba masarap magkape? Yes. Sa tanghali? Yes. Sa hapon? Yes. Sa gabi? Yes. Bago matulog? Yes. Pagkagising? Yes. Sino dito addict sa kape? Yes. Oh. Oh. Ngayon, para kumita tayo dito, actually ang kape hindi na siya mahirap explain eh. Kasi marami talaga nagkakape. Magbenta ka ng kape, 10 bag lang, pagkano kita? 40. Magbenta ka ng 30 days. Pagkano? 30,000. Maganda na ba yan? Yes. Kape lang yan. Pag naubos yung kape, bibili ba ulit? Yes. Kanino bibili? Sa'yo. Ang maganda sa mga produkto natin naubos. May tinatawag na repeat? Order. E paano pag maganda yung kape? Nakaramdam siya ng ganda sa katawan. Natulungan siya sa pangkalusugan. Bibili o bibili? Bibili. Kanino ulit bibili? Okay. Naubos niya ulit. Kanino ulit bibili? Okay. Dahil nasarapan siya sa kape, naganda siya sa kape, nagkwento siya sa kapitbahay. Kanino ulit bibili? Sa nagkwento ulit, kanino ulit bibili? Sa so, sa pagbibenta pala ng produkto ng kape, pwede ka nang kumita. Kaya alam nyo na, kahit hindi po ako nagtuloy sa pagtatrabaho ko, sa pagbibenta pala ng kape, kumikita na ako. Pero bago ka kumita, kailangan mo ng? Discount. Ano tawag dito? Discount card. Kasi mas mabibili mo na mas mababa ang mga produkto natin sa pamamagitan ng ID na to. Yes. E paano pag wala kang ID? Oops, mamaya, malalaman mo paano magkaroon ng discount card. Okay? Okay, eto na. Meron akong sasabihin sa inyong sekreto. Gusto yung sekreto? Yes. May sekreto pa ng pagyaman. Ito, huwag kayong maingay, ha? Ngayon ko lang sasabihin to kaya puti dumating kayo dito eh. Ano yung sikreto? May tinatawag na law of leverage, the secret to wealth. You have to multiply yourself and time through others. Paano to? Okay. Now, MLM, multi-level marketing or network marketing, is a multi-billion dollar industry since 1950. The fastest growing industry, small capital, pero malaki palang negosyo, ang multi-level marketing. Okay, Dr. Charles King is a Harvard Business School graduate who teaches a course on network marketing in the direct sales industry at the University of Illinois at Chicago. This course has been going on since 1994. So, nung nakita ko yan, sabi ko, maganda palang gawing profession ang multi-level marketing. So, natanggal tuloy yung notion sa akin na magiging matagumpay ba ako dyan. Nung nalaman ko what is multi-level marketing, mas dinire-diretso ko na gawin ang business na ito. Now, para mas maintindihan natin, ayan, even Donald Trump sabi niya, network marketing has proven itself to be a viable and a rewarding source of income. Basta magpakasipag lang tayo and dapat right timing. Ito nung nabasa ko ito, right timing. Kasi ang concern na pala ng tao ngayon, pangkalusugan na. Tama mali? Tama. Kaya ang inegosyo natin has something to do with pang-kalusugan. Okay, so, nabigyan na naman ako ng confidence na gawin at ituloy-tuloy ang pag-DXN. Okay, kumakain ba kayo sa mga fast food? Yes. Like what? Anong mga fast food? Jabby. Okay, Jabby daw. Masarap ba ang chicken nila? Yes. Parang dalawa yung ano, di ko kumain. Masarap ba yung spaghetti nila? Yes. Masarap.
naniniwala ba kayo mas masarap tayo mag-pray pa naman? Yes. Naniniwala ba kayo meron dito mas masarap magluto ng spaghetti? Yes. Meron. Pero bakit umasenso yung ganyang uri ng negosyo? Anong ginawa nila? Anong ginawa? Habang nagda-drive ka sa Manila, actually tabi-tabi yan. Sa isang corner, makikita mo merong Jollibee. Mamaya, may makikita ka ulit? Jollibee. Na tinabihan ng? Ganun din ang 7-Eleven. 7-Eleven dito, 7-Eleven doon, 7-Eleven dito, 7-Eleven sa Dako. Para ano ginagawa? Multiply. Ano ginagawa? Pinaparami. Pinaparami. Okay? So sabi ko, ang tanong, kaya niyo bang magtayo ng ano, Jollibee? Yeah. Hindi. E di ang gagawin natin, gagayahin natin ang sistemang ginawa ni Jollibee, ni McDo, ni 7-Eleven. Ano yung sistema na yun? Ba't umasenso yung may-ari? Hindi gagayahin natin yung sistema na yun. Paano? Ito lang. Use the product. Gagamitin mo lang yung produkto tapos magkikwento ka. Yan lang na simple. Okay, now ganito. Okay. Bibili ako ng produkto sa DXN. May pumapasok na puntos. Lahat ng produkto dito sa DXN, merong corresponding points. Saan papasok yung points? Eh, paano pag wala ka nito? Zero. So, kailangan mo ba ng discount card? Yes. Okay, mamaya, malalaman nyo paano kukunin itong discount card. So, gagamitin mo itong discount card, dito ka mag-grocery, may pumapasok na? Points. Points. Yung points nagiging? Para. Kasi mukha kang? Pira. O, kumalapang dito, mamaya. Okay. Okay, now. Ano yung ginawa ko? Gumamit ng produkto tapos nag? Ginawa ko, gagamit na ka ng produkto, magkukwento ka ngayon. Pangalawang trabaho, magkukwento. Ano yung unang trabaho? Gamit. Gagamit. Pag may sabon, anong trabaho mo? Amigo. Pag may toothpaste, anong trabaho mo? Superior. Okay, pag may food supplement, anong gagawin mo? Amin. Pag may juice, anong gagawin mo? Amin. Pag may shampoo, ano gagawin mo? Shampoo. Madali o napakadali ng trabaho? Napakadali. Kasi hindi dito nagsasabi na madali yung trabaho. Dahil madali, maligo. Unless hindi ka? Maligo. Okay. Pangalawang trabaho, ginagamit mo yung produkto mag? Kwento. Kwento. Okay, sino dito hindi marunong magkwento? Okay, lahat. Ibig sabihin, mga chismoso. Mga chismoso kayo. Di maganda, imbis na yung kapitbahay mo ikwento mo, sa kapitbahay mo, ano na ikikwento mo? Okay. Yun, okay. So, ang ginawa ko, nagkwento na ako ng nagkwento. Ano nangyari? Tapos tumataas yung puntos. Ano nangyari sa akin? Ayan o, kwento. Ano nangyari? Dumami. Yung nagkwentohan ko, nagkwento din. Yung nakwentohan niya, nagkwento din. Sabi nga nila, kwento na may? Kwenta. Mamay, nagkikwenta ka na na? Kwenta. Kasi mukha tayong? Kwenta. Okay. O, tas napromote ngayon. Ayan. Tatlo. May kakilala ba kayong tatlo? Yes. Tatlo lang. Napromote. Ano na posisyon mo? Star, Ruby. O, may posisyon dyan sa mga first-timers natin. May tinatawag dito na? Promotion. Ayan, na-promote ako. Star Ruby, 5 buwan ako na-promote. Na kumita ako, yan, pwede ako kumita 10 to 50,000 pesos ano, per month. Depende sa sales mo. O kumita ako ng Star Ruby ko, 25,000 pesos. E nung, ngayon, may pag-aaralan ka dito sa mga first-timers natin, sa mga baguhan natin, kailangan mo rin mag-undergo ng mga training dito. Hindi pwede yung pinasok mo to, ikita ka kagad. So dito may ginawa akong ano, pag-aaral din dito. Umattend ako ng mga trainings, inaral ko, ano ba yung mga position na yan, paano makuha yung mga position na yan, ano ang mga dapat gawin. So kailangan mo rin palang aralin. So inaral ko siya, nakita ko, meron pa palang next position. Yung tatlo na na-promote, dadagdagan mo lang ng tatlo. Ano na position mo? O yan na yung tinatawag na Star Diamond. Na-promote ako, Star Diamond, 8 buwan. Magkano pwede kitain natin? Pwede ka kumita 200,000 pesos per month. Yan yung pangatlong position. Palakpakan nyo naman. Okay. So, trabaho! Trabaho! Nanapong-promote sa position. Kuha nyo ba? Okay. Ayan, may mga benefits and features. Ayan.
may regalo pa ang DXL. Then maski pag tayo, pag naging star ruby ka at nag 60k yung points ng tatlo, bibigyan ka ng 12,500. Ayan, oh. Wow. Ano yung 12,500? Meron ka ng pambili ng cellphone. Isang beses lang yan, one time lang. Pag may cellphone ka na, edi pambili mo ng load. Baka mamaya may cellphone tayo, wala namang load. Load. I-load mo yan, 25. Oo. Meron din tayong 100,000. Ngayon, bakit nagtuloy-tuloy ako? Kasi napaka-generous pala ng kumpanyang DXN. May mga regalo. Ano yung next? 100,000. Ano yung 100,000? Pag yung lima na direct mo, na naimbitahan mo din, na nakwentuhan mo, nakuha nila yung 12,500 nila, ikaw naman ay bibigyan ng 100,000 pesos. Sign up tayo ng application form. Simple lang. Napakadali. Paano simulan ng business? Meron tayong fee. Think positive. Smile. And start to reach for your dreams. Napakadali ng requirements. Smile nga tayo. Ay, pasok na kayo. Pasok na lahat. Pasok na kayo lahat. And start to reach for your dreams. Be one of us. Sahod ko. Wow. Kumiti lang ako, think positive, ginawa ko, kumita ko. Okay na ba yan? Yes. OFW, magkano? 17,000. Pumasok din sa negosyong DSA. Sangge, senior citizen. Kumita, magkano? 37,000. 64 years old. Jollibee service crew, 37,000. Sino naman itong mga tao na to? E then kumita ako, sabi daw, mag-i-invite ka lang, in-invite ko rin sila, ginawa nila itong trabaho ng DXN, kumita din sila. Sino yung mainimbitahan ko lang din dito? Kaya pag naimbitahan kayo dito, kasalamatan nyo yung mga napag-invite sa inyo. Alam mo bakit? Kasi nakapagbukas sila ng isang napakagandang oportunidad. Kaya okay lang pa kasalamatan nyo mamaya yung mga napag-invite sa inyo. Kasi ito yung mga naimbitahan ko naman na ngayon sinisisi nila ako. Alam mo ba sinisisi? Sabi nila, Sir, kundi dahil sa'yo. Kundi dahil sa'yo. Natupad. Sarap pa yung paninisi ng gano'n. Mga sino pa? Meron tayo dito, drop out sa college, 50,000. Drop out. Di ba? Ang saya na. Ganyan ba may tsura natin pag kumikita na? Okay ba ganyan? Hindi na tayo malungkot. Kundi ano na, masaya na? Okay, tapos ito pa. Alright. Ano nangyari sa akin dito? Nakakapasyal ako saan? Sa iba't ibang lugar. Wow. So yan na yung narating ng income na binibigay sa akin ng DXM. So alam na kung magkano nakinikita ko. Kung siya malaman magkano kinikita ko. Yes. Ayan o. Oh. Wow. Galing. Diyan ako dinala nung trabaho, negosyo, yung oportunidad na binigay sa akin ng DXN. Gusto nyo ba mag-travel? Yes. Dami yan. International. Thailand. Australia. Malaysia. Ayan yung farm sa Malaysia. Kita nyo mga kulay-kulay na yan? Ayan yung mga kaputi. Ayan. O diba? Yung farm. DXN farm yan. Ayan yung sa Malaysia naman. O Hong Kong. O diba? At ang malapit, mga travel dito, libre.
sino dito gusto ng libreng travel? Kaso naman, tanong ko ulit, may passport na ba ngayon? Sa inyo na. Kasi magta-travel na tayo. Australia. Ayan, no? Thailand. Macau. Ayan. Tapos, naging housemate ako ni Kuya. Yun yung kwento. Yun yung kwentong binigay ko sa Pinoy Big Brother. Kaya natuwa sila sa kwento ko. Galing sa hirap, umasenso, natupad ang mga pangarap sa buhay, hanggang sa naging housemate ni Kuya. Dahil doon lang daw sila nakakita ng isang taong galing sa hirap at nagtiyaga at natupad ang mga pangarap sa buhay. Paglabas ko ng bahay ni Kuya, nagulat ako. Binigyan ako ng TSN. Ito yung tinitira ko. Wow. Saan nagsimula yan? Saan nagsimula? Discount card. Napaka-importante ba na ito? Yes. O, sino dito may discount card na tasang kamay? Sino dito wala pa? O, mamaya mag-uusap tayo. Diba? Tingnan mo, o, sa discount card na to, ano meron ako? Kuya, ano meron ako? Dati discount card lang inawakan ko, ngayon manibay lang ha? Yes. Susi na ng kondo. Paglabas, pagbaba mo, may swimming pool ako. Grabe tong discount card na to, ano? Pangalawang kotse ko. Wow. Grabe tong discount card na to, no? So, kailangan ba natin to? Yes! Okay. Kailangan o napakakailangan? Napakailangan. Ay, siyempre, kumikita na ako. Sila na yung mga kaibigan ko. Wow. Grabe pala, no? Pag may kotse ka, kumikita ka. Ayun, ba't naging kaibigan ko sila? Ano yung ginamit ko? Discount card. Kuya, gusto mo ba? Pagiging kaibigan ko ngayon. Oh. Grabe ba yun? Ah, ito na yung sinasabi. Sila yung mga tunay na artista ng buhay. Alam nyo, napakasimple ng larawan, ano po. Napakasimple. Pero alam nyo ba kung bakit napaka extraordinary nung bagay na to sa akin? Alam nyo mga dear partners, ito yung first family picture ko. First family picture. Alam nyo yung totoong kwento dyan? Ito yung kwento dyan. Sa hirap ng buhay namin, ano, alam nyo yun? Nawalan kami ng bahay, nasa lalat ng lupa namin, nawala lahat ng ano namin, hari-harian namin. Nanay ko na stroke. Tatay ko may sakit. Siyempre, kaming magkakapatid, at sa sobrang hirap ng buhay namin sa probinsya namin, nag-search kami ng mga kanya-kanyang oportunidad. Yung ilan sa mga kapatid ko, iniwan yung mga magulang ko. Kanya-kanya talaga kami. So, isip ko nun, ang malapit pa nun, sa anim na magkakapatid, ako lang ang nakapag-aral. Siyempre, andun yung hope nila sa akin na ako ang talagang magbabalik kung ano nawala sa family natin. Ngayon, nung nakita ko ang DXN, yung mga pinakita ko sa inyo kanina na nagtagumpay sa DXN, sabi ko sa isip ko, kung nagawa nila to, ba't di ko magagawa? Sabi ko, eh pareho lang naman kami mga tao, kako. Pareho naman kami mahal ng Diyos, kako. Wala namang paborito ang Diyos eh. Kung nagawa nila, gagawin ko to. Pero nung tumatakbo sa utak ako, meron akong isang pangarap talaga. So ginawa ko ang DXN, hindi para gawin lang siyang simpleng negosyo, kundi naniwala talaga ako na ang DXN ang makakapagpatupad ng matinding pangarap ko sa buhay. Yes. Nakuha ko ang posisyong Star Diamond. Kumita ako ng 50,000 pesos. Alam niyo kung anong ginawa ko? Kasi tumatakbo ang oras eh. Ang ginawa ko? Inipon ko lahat ng mga kapatid ko. Sakto ate, pauwi yung ate ko galing Singapore. Ngayon, kinonta ko lahat ng iba kong kapatid. Walang kaalam-alam yung nanay sa katatay ko, pa isa-isang dumarating. Yung mga anak nila, nagugulat sila, eh wala namang okasyon. Pa isa-isang dumarating. Ang ginawa namin, gulat nanay sa katatay ko. Ano ba meron? Sabi ko, naiwala. Meron lang ang gustong i-celebrate. Ano yung i-celebrate natin?
ito yung araw na to na magkakaroon tayo ng kauna-una family. Alam nyo, dear partners, members, guests, alam nyo anong ginamit ko? Card na to. Nung kumita ako, ginamit ko. Pamasahe, pagkain namin, nag-reunion ka. Kung hindi dahil sa DXN, hindi matutupan. Kung madahin ko sa imagine nyo, until now, hindi lang pala material na bagay ang pwedeng ibigay sa iyo ang din ng DXN. Yung pangarap natin, nung bata tayo na until now, hindi pa rin pala, hindi natutupad, pwede palang matupad dito sa DXN. Ano, sa totoo lang po, nangyari ulit yan. Nagkaroon ng 50th anniversary, wedding anniversary ang parents ko, okay? Nabuo ulit kami. So, nakakatuwa lang, na sa DXN, hindi lang pala yung mga material na bagay ang pwedeng ibigay sa iyo, kundi yung pangarap mo, na pwedeng makakapagbuo sa'yo bilang isang tao, ibibigay sa'yo yan ng DXN. So with DXN, natupad ang kauna-una ang family picture namin. Okay, kaya napakasarap sa pakiramdam na nandito ako sa DXN at ito nakapagbigay ng matinding pangarap ko sa buhay at patuloy pang nagbibigay ng mga pangarap ko sa buhay. So I realize, ng DXN business pala, hindi lang pala siya trabaho, hindi lang pala siya negosyo, kundi ito ang makapagpatupad ng mga pangarap natin sa buhay. Okay? Ano po bang pangarap niyo sa buhay? Ano po ba yung matinding pangarap niyo sa buhay? Hindi ko na po kayo tatanungin isa-isa. Dahil alam ko na andyan yan sa puso. Malay nyo, DSN ang makapagpatupad ng pangarap na yan. Nandiyan lang hindi pa rin natutupad. Kung nangyari sa akin ang pagtupad ng pangarap na yan, naniniwala ko matutupad din sa inyo. So tama muna ang drama. Pag nagta-travel kami, grabe. Ito. Eat on kami. Kasi dito sa DXN pala, pag nagsipag ka kuya, ate, nanay, tay, may libreng travel ng DXN, taon-taon yan. Kasi ito pupusugin ka talaga. I know. Nagutom na ba kayo? Sino dito gutom na? Nasa kamay. O, lilipas din po yan. Ayan no, laging eat all yung hand kami. Kaya nga, so alam nyo na, tanong nang nakakarami, Sir Roy, bakit? Housemate ka na ni Kuya, lumabas ka na sa TV, ba't nandito ko pa rin sa DXN? So alam nyo na, bakit mahal na mahal ko ang DXN? Bakit until now, solid na DXN leader at member pa rin ako kasi ito ang buhay na binibigay sa akin ng DXN. Ayan no. Eat all you can. Matindi o napakatindi? Napakatindi. Okay ba? Sulit? Sulit na sulit? Sulit. So nalaman nyo na ano ang naging kwento ko dito sa DXN. Bakit ang DXN ang ginawa kong trabaho, negosyo, profession, career? Bakit DXN ang ginagawa ko until now? Kasi hindi ko nakita sa ibang oportunidad ang pwedeng ibigay ng DXN sa buhay natin. Sulit na sulit. Yes. Now, partner, ibigyan ko kayo ng challenge. Kung nagawa ko ba, magagawa niyo rin? Yes! Ayun, bakit napakasimple lang naman? Wala namang paborito ang Diyos eh. Tama ba? Pantay-pantay naman ang pagmamahal sa atin ng Diyos eh. Wala naman siyang paborito eh. Kayo ba, papayag ako, paborito ako ng Diyos? Sige nga. Yes. Sasabihin niyo sa akin, ay, paborito ka kasi ng Diyos eh. So, ibig sabihin, hindi ka paborito ng Diyos. Paborito ka rin. Lahat tayo, pantay-pantay ang pagtingin at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, kinakalimutan mo eh. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao. Nasa tao ang gawa. Mahal tayo ng Diyos. Lahat ng oportunidad ibibigay yan sa atin. Nagkataon lang nang sumali ako. Nagkataon lang kuya na hindi ka sumali. Tama? Nagkataon lang na nagsipag ako. Nagkataon lang na hindi ka nagsipag. So, pag hindi ka pamember sa DXN, ano gagawin mo? Okay. Kasi nag-member ako eh. Pag hindi ka nagsipag, anong gagawin mo? Magsipag sa DX. Bakit? Para kung ano'y natupad sa akin, matutupad din sa akin. Sa kanila nga natupad.
mas mailalakad nyo pang yung mga pangarap sa buhay? O antayin nyo pa na mawala sa inyo o nawala sa kanya bago nyo seryosohin ang pangarap sa buhay? Ayaw. Okay. Nagawa ka nyo. Esha, ano ang wala sa kanya na meron ka? Bulag. Mata. Paningin. Pero nakita niya ang pangarap niya sa buhay. Kayo ba nakakakita? Yes. E di mas matutupad ang pangarap niyo sa buhay kasi nakakakita kayo. Tama? So ang ibig ko lang sabihin dito, kung nagawa nila, mas magagawa natin. Tama? And darating yung time, pwede na tayong tumulong. Tama ba? So at the end of the day, mga dear partners, ang objective ng opportunity na gusto kong ipakita sa inyo dito para maging malusog tayo, to become healthy, wealthy, happy, and soon, inspire other people. Kung sibang tumulong sa ibang tao, yes. Now tulungan natin ang sarili natin through TXN, through this great opportunity para soon tumulong naman tayo sa ibang tao. Tama ba? Darating yung time, hindi na ako nagsasalita dito. Darating yung time, ako na yung nakaupo dyan. At kuya, baka next year, ikaw na yung nakatayo dito. At sasabihin mo sa akin, sir, ako po yung nakikinig sa inyo na ngayon ako na po ang nagsishare. Sharing your success in DXN. Natupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay sa pamamagitan ng ano? Discount. Okay. Masaya ba? Masaya. So nakita nyo kung ano yung naging buhay ko dito? Yes. Sa DXA? Yes. Okay. And kaya nga, I've been invited here. Actually, no, kahapon, nasa Kidapawan po kami. Kahapon, no? Ilan yung guest natin doon, sir? 300. 300 plus ang guest namin doon sa Kidapawan. Yes, ang dami sa kinandak yun sa, ano yun sa? St. Mary's School. Doon kinandak, 300 people ang kinausap namin. And they are very much willing to do this business talaga. Okay? And syempre, papahuli ba ang mga taga-Digos? Yeah. Hindi? Papahuli ba kayo? Yeah. Hindi. Kaya sa mga non-members, please, mamaya, lapitan nyo yung mga tao na napag-invite sa inyo dito. Pag may mga tanong kayo, willing naman sila makinig at ibigay yung mga kasagutan. Regarding naman sa paano makakuha ng discount card na to, syempre, tanungin nyo rin po ang dami nating mga DXN leaders dito para mas matanong nyo how to start this business as soon as possible. And you must do this business, you only have two options, now or today. Kuya, now or today? Same. Now or today? So, kailan natin gagawin ang business na to? Now or today? Okay dyan. Okay? So, sama-sama natin gawin ang DXN business. Okay? Gawin natin ang business na to para matupad lahat ng mga pangarap natin sa buhay. But of course, hindi ko hayaan naman na matapos to without this person, okay, na isa sa mga nagiging mentor ko rin sa pag-abot ko ng aking mga pangarap sa buhay, of course, isa sa mga kinikilalang leader ng DXN Philippines. And actually, isa na siyang international speaker and motivator. Nakarating na to sa Peru, Bolivia, South America, South Africa, iba't ibang bansa pinapadala ng DXN Philippines. And hindi ko akalain na siya pala yung unang feature ko na check-in kanina. And we're very lucky na nandito siya ngayon para naman mas bigyan pa tayo ng mga advices and wisdom. Okay, kaya tinuloy ko na, no? Okay? So, para magbigay naman siya ng kanyang message sa atin, one of the successful DXN member and leader in DXN Philippines, sa mga kinikilala natin, okay, sa negosyong ito, our very own advisory council ng Mindanao, okay, palakpakan naman natin, our very own Sir Osler. Yes! Dahil po yan sa discount. Sa mga discount guide. Kabutan lang, gabalang mo, Bisaya? No! Ayaw!
Isera mo na, mas magsubo mo na. So, kitsa ganitong mga, wala pa yung discount card? Okay. So, pwede mo na ito sila pagpakan? Yes. Pagpulbaan na itong uban, baka meron mong daghan na yan. Kaya lang mo sana ganyan, magtanong na mo daghan mo kayo. No? Kasi ipagulbaan na kayo, kunting mahala, no? Actually, mga igala, kung wala mo'y kwarta, pwede na itong sugganing negosyo na ito kung 550 pesos. So ako, nagsugod ko mga igala, 350. Kanya, 19 years sa mga kundari mga igala eh. Di sinribi na kung katuhoy gani. Na ang 550, wala lang ako ginarekomenda. Kaya wala mo kay produkto. No, may produkto ba? Kaya kung mga mga igala, isa kong katao na sama lang ninyo. No, ordinaryo. Kanya, grabe yung magduda ba? So kung ikaw gaduda ka ng mga igala, sabot yun ko sa iyong kaki. Ano yung mong hintang karong kasabot ko? Ano man? Ingana mo kung gihapon ko? Ano man? Ako itong tao na grabe magduda ba? Ano man? Di ko kung ganahan maisahan. Namungutan ako ninyo, minsan may ganahan na maisahan ninyo, pero yung taas ka mo. Ano man gamisan? No, ako di ko ganahan maisahan. So, whenever na gani mga seminars or talks na ingani, murag ako, musakpof yun ang akong utok ba? Murag ka nang nakakita, kinsa ba sa inyo doon nakakita na ganang nga maligya bitang insurance, bitang ligtas ka mo? Ha? Ganang, kinsa ba sa inyo naka-experience sa gitagaan o flyer diya sunod sa mall, ligtas ka mo? Kung sabi, makakita mo ang mga tawahan na ba? Ganang mamaligya o ganang gadget. Ano bitaw sa gasol, bitaw? Ano sa inyong tangki sa gasol, di ba na yung mamaligya? Ano? Makakita mo ang siguro what ninyo? Mulayas. Ha? Sa to? Mulayas. Abrihan ba ninyo yung gita? Magananaw, ayaw, maligya, kuglungon. Ano ba? Ha? Di ba ka na makakita at nagkaroon mong hatag mong flyer, muli kayo kita? Makita mo kahinti sa insurance, nagkurbata, doulon na yun mo. Kung sabay buhat nun? So kita yung mga igala, di kita ganahan na isa. Pareho kita. But what did I see in this business na a lot of people haven't seen? Ano ba kita ang batawa? Kanang pagpagwarta? O ba'y nakita na ko rin? Kanang makakwarta kong mayo? Kanang makapalit kong auto? O ba'y rason? Kanang makatravel kong libre? Regala, dilip. Ang nakita ang yun ako rin, pag-asa ng bagko ang kinamuhi. May lain. So I have only seen one thing in this business and that is hope. Pag-asa na mabago ang kinabuhi nga nun. Kasabot pa kung sa'y pobre. Kasabot ko anong pobre mga igala. No? Kasabot ko anong kadamayo, bitaw, na mag-enrollment na. Matay mag-bagoon na akong mga ginikanan, mga itag kwarta kay enrollment yung high school. Kasabot ko anong nasabot ko anang makig-away ka na bitaw sa tagiya ng inyong giabangan, hindi ka kabayan. Nasabot ko anang meron ang kaagi na ko na. Ang papa, makig-away na. Hindi kabayan sa apartment, 800 sa manunta. Ipan ka, 8 kabulan mo kabayan, 800. Ingles-ingles yun ang papa. Nagata kong tingin ka ron. Para muli kayo ng maningil ninyo, Ingles-ingles yun. Tanawa, hindi na mo anang, eh, hatlo pa yung isa nyo. Sungguhon! Ulay, piknik sa kapapa, tingnan mo, sumuro kayo. Kung papa, English man, pagliling na ko, sumatay ang istorya. Kaya nang tigsingil sa among balay. E di sa kabayan, ugabang. Kasabot ko anong maglisod at bayad tubig. Kaya po tang panahon, mga igala, ang akong mga ginigan na naglisod at bayad, isang ganang tubig na lang ito. Ang apot lang nagsuga, mga igala. Daghang kay higayon na naputlan ni suga. Dili na tag-isa ka adlaw mga igala, tag-isa ka simana. Kunya nagpuyo mi sa 21 ka door na apartment, kami ray way suga isa ka simana, di ba? Nauna ako ni mga igala ka ng imong konsa imong nabati anang mo gawas ka. Tanang tao butang aw na ini mo kay wa mi suga, di na. Abi ba gud? Basi gisultian mo kung sa inyo mga amigo. Agining tawahan na ni. Ni Dato na, kapalit og dagang sakyan na, naka-travel 60 countries worldwide. Ki-invitar sa the most invited speaker sa DXN sa Tibu Kalibutan. Tinuod na na!
ang pinakatinuod ng istorya ninyo sa, nila sa inyo ha, na kanang ituuhan yun ako, tinuod yun, kanang isulti sa inyo, pugi ko. Kaya ko siya ako, nanalangin ko siya. Ang igan, kasapot ko sa nang pinupli. Ako'y kauban sa akong mama man malingki. Ano man, ako'y kapagwangan ako, tulungi ka mag-iksuon. No, doon ganit ang akong mama ganang tindira, napalayo ko ikaw na. Nga naman, uhaw mo kayo, nga naman. Akong mama, mamilig, baratong mista, baratong kami, baratong manok, piliin ko ng kinabaratuhang gulay. Kunyahan niyo, on, mag-iungayo, ulang lang pa kayo, on. Ah, kita na mo ba, si mabugdas ni ugat sa akong mama, kaya gano'n, sige ba, sige na, hang niyo, lagi, ano ba? Yung man ka mga igala, ang napag-uli sa balay, kinsa sa tanaw niyo, pakanoon na ng kinabaratuhang, kanang barat na ipamalit, kinsa? Ang pinakamahal nila sa kinabuhi, kami mga anak. Ang kinsa may mamang papadrib, rintas ako. Natanaw ah, kamutan-tanta mo mga igala. Kamutan-tanta mo ba? Rangkahay ta. Tanan ba ginahatag, ginapangayo sa inyong anak? Ginapangayo, ginahatag ninyo? Pariha ta! Nagani, pangayuhon na kong anak, pangutan ko sa gina, abot lang ingani mo ha? Pero mo, mutan na ganyan, nagani, pangayuhon na kong anak, dad, palitiro nung guwanin eh. Tandaon sa anak ko, kahilang na nung baniyag dili, tama ba mo rin? Tama. Pero na rin masakit kayo sa buwang regal. Nagani, pangayuhon na kong anak sa kuwa, yan nakahibalog yun po, kahilang na nung kayo niya. Kaya ka na mo, baliban din daw, magsuti ko na mo, na? Hindi ba kayo sa anak eh? Pag-uwi matay kada i-istorya na ako ng mga palabalas na hilakon yun ko. Nga naman, ang akong pamati mga igala, inutil kong inikano. Nga nung itawag ko na ako na. Every time I utter those words, kahilakon ko. Anak, hindi ka sabi, huwag kita'y kwarta. Sakit sa kuha mga igala. Because I always want the best for my children. Nawin nga na, Purbo? Yes. Kinsa sa inyo dili ganahan, the best for their children. Litas to. Ano yung ganda? Trabaho na to ng DSM. Nga naman, ang akong anak ka ron, na lalaki, piloto sa Eurasia. Milyon na rin ako na. Ang akong anak na babae nasa New Zealand, kung wala may mag-DSM, matay, kaigit may gutok. Ano, binigasto na mo sa akong anak ka ron, nagamulan. Sinto ba yung timil? Pila na katuig sa New Zealand? Hapit na doon katuig. Sinto ba yung timin? Ang iyang mga kadungan dito ng limpyong balay, mga nurse, ng limpyong balay, kis-kis, huwag ka sinias. Ang akong anak ko sa ibuha, kanta-kanta. Nga naman, because I can provide for them. Nang binaistorya ba na ko na sa inyo para manginam ko? No? Dili ko hambugiro mga igala. Ang hambugiro, ang tikalon, anak mo istorya na dili tinuon. Kanya tinuon mo na akong istorya. Sulti mo po. Ano yung istorya pa mali mo? Kung di mo kong istorya ninyo, hindi na niyo kong tagway. Huwag tatak ang t-shirt, huwag tatak ang pantalon, huwag gamit, just huwag sinturon, huwag tatakin. Sulti mo ninyo. Yun sa maling kagawangan niya, kita ba ka niyo? Anong yung istorya mo na niya? Kapal mo, ang lisod sa Pilipino mga igala, ang pagtuo. Paglisod sila tuo ba? So pwede mo na pagpipiko lang itong mga katapat sa walang sulit, partner, tuo na lang. Namumutahan na ko ninyo, mga igala. Namumutahan na ko ninyo. Ha? Kaila ba mong Jose Rizal? Kinsa ba na si Jose Rizal? Ha? Nasa piso. Kinsa na si Jose Rizal? Nasa piso. Di ba, national hero na sa Pilipinas? Inside, nagatuod rin na si Jose Rizal ang national hero sa Pilipinas. Pari ko, Aslo. Kinsa ito? Di ba, gitunlo mo na sa atong eskulahan? National hero sa Pilipinas, kinsa? Jose Rizal. Pagkutan na, nakakita mo na niya? Wala. Pero gatuo mo? Nagatuo mo? Nagatuo. Now, ang pagkutan na ganun, pagkutan na. Nakakita mo sa buwan? Dili ko umuha, kunitin daw ko mamay.
Siguro ko tao. Sigurado ba si Nuntan na ninyo sa ko umo ba? Sigurado ba mo nakakita ako sa kuha karon? Yes. Nakakita mo ro ni karon? Yes. Oh, may problema na to. Manong man. Ang mga Pilipino nakakita na, na pwedeng mahitabo nila di pag ibutuo pero butuo sa mga tao ang kakita. Mao'y problema na to. We always look for proof. Sige, nagpangita, pruiba. And that is what is calling us. Ah, paaminon mo nun ko niya, mabayad ang 5-50 katimhana, mawala din ang diiksin na. Sige, nagduda, sige, nagduda. Ang pangunta na, hantod, ganun sa aka magduda. Abala mo, karoon lang na puno eh. Karoon mo nga no? Wala ba, nalang kapa. Dito na tas di, sige, iwa mo ba? Bawi o na ba na open? My God, no? Daghan kayo kong nailan, nangutang o 5-6. Kaya 5-6, 20% lang ba? Kaya invest sa kapa, kay tagaan sila 30%. Matay ka ron, nagpag-uo ng bayan. Ano man, asa naman kapa ron? Wala. Nagkapakapala. Wala yun. Yun, nag-aasa kaya kong pay out. Nakoy, bag-o lang, may appeal sa mga. Ay, mag-o ni appeal sa kong team, taxi driver, luuya kayo, 80 mil na nawala, iman ka. Niya pinag-ibayaran niya sa Dixon. 550, pabara, pabawi, ang 80 mil. Dabi alang isutin, tanga ako, di mo dumoy. Ayaw mo to, anang tagaan, buhatan kang 1,000. Bayaran kang 300 kada bulan, binuang na. Di ba gani mo hatag ang BPI o PNB? Because they have to reinvest that. They have to reinvest it. Not even the biggest banks in the Philippines can even pay me sa ALFM, sa BPI. One of the biggest banks, di ba gani nga hatag mo 5% every month? Asan yung kwao na? Mag-ibot sila, palahimo sa nilang lugo, ibayan ninyo. Wala siya ako mga igala. IBXL, a very simple business system. Ha? Para sa kuha, step 1 and step 2 lang. Step 1, avail ng DXL discount card, dire grocery. Yan naman, kung naadaw ko'y discount card, kung yan dire ko mag-grocery sa DXL, na ako'y 15 to 25% discount sa tiniloy, kung yan ako'y repeat. Now, wako, perting kabuha. Perting kabuha. Ano kung kaya lang ito ba ito? Second step, kung sa'yo buhaton, ingganyo ko ni mga imong amigo na mag-avail pong discount card, o niya, tiri mag-grocery. Now, how simple is that? Nga na buhaton mo ni mo, ingganyo ni mo mga amigo na mag-avail sa discount card, o niya, tiri mag-grocery. Nga naman, kay kada buhaton daw na nila, naanaw kay komisyon, limangga. Hindi, o budaghan daw na sila, maka-enjoy kong travel abroad. Sama na mo, sige, abroad ba? Lagot kayo, bagi. Hindi mo mo ba? Hindi ka naman istorya-istorya mo nito. Sus, sayang na gulong. Ano si Kuya Lito? Uban man ako na firme. Ha? Kada mag-istorya mo. Sayang na ko si Shiba. Uy, kauban mo ng takna mo. Hinay-hinay mo nun ka. Ay, man ka. Kada mo lang kao niya, muna-huna na mo. Kamu. Kamu, ganahan din mo kay ilan na mo. Uban sa mga trip. No? Mga igala, wa may mo ani dire, wa mo gitapok dire sa inyong mga amigo para pangwartahan mo namo. Nga naman, kung sao na mo pagpangwarta ninyo, wa pa man mo ikwarta. Tama o correct? Tama. Ang uban mo, di lang ko mag-abil sa discount card. Kay hadlock mo kung wad anong kwarta, 550 na ba na? Sige, pangutana ako, hadlock mo wad anong kwarta, na anay kwarta. Ano ang gaya ni Pilipino eh? Hadlock mo, wala ng porta, wala ng porta. Sige, hadlock mo. Ladies and gentlemen, if you want to succeed in life, dapat mukuha tag-risgo gamay. Tama ba? Tama. I took the risk. I did step 1 and step 2. Mga igala, billionaire ko in 1 year and 2 months. Isa ka tuig, kung doon ka bulan, nahimok ko millionaire yun. Kasama ni Roy, kung kaya ninyo, kung kaya na mo buhaton, kaya po ninyo buhaton. Tama ba? Tama na. Pwede ba na ito, pikniko na ito, mga tapat, sumir. Partner, kaya po ninyo. Kaya po ninyo. Kaya
Abalo mo mga gala. Kinsa man din itong dugay na sa DSM presentasyon mo. No, ayaw mo kahadlok na wa pa kayo resulta. Why? For as long as you're doing DXN correctly, wa kay itamakan, wa ka mangawat, no, nagtabang ka sa laing tao, mga igala, wa kay dapat ikahadlok. Do you know why? Si Robin Cruz, akong business partner sa Sambuanga, this is a is katuig bago nagka-resulta. Grabihan mga problema na diagihan itong bataan. Daghan kayo kalison. No? Ipalisuran sa opisina, ipalisuran sa service center, tanan, ipalisuran sa apply. Tanan, kalison, giagihan niya. Ana, ano ko sa una? Wala ginitawanan, di ba? But I was still giving him the benefit of the doubt. Ana ko, he's doing the business correctly. Actually, ni Angko na sa akong business partner. Namuundang na ko, ano yan, last throw na ako ni, muundang ko. Ano mo, nagpasalamat siya sa kuwa bagula. Ang sulti niya sa kuwa, apply to Osner, tagal salamat. Ano ko nga naman? Kaya napatuo ni Mami. Ano ko naman sabihin? Patuo na ko ninyo. Kada na naraot sila yung problema. Kabisan ko siya, gamay man o perting na ko ang problema. Ang tubag daw na ko, isara. Bakit ko kapansin? Ang isara niya na akong tubag. Ano gusto ko siya? Gliso doon kayo ni. Ay, padayon lang ba? Tama pa rin mong yun ako. Ginabungat. Ipadayon mo gina. Step 1, step 2. Di ba? Mawag rin ito. Inasulti na ko kayo, may padayon na partner, kaya lagi nga. After 16 years, nakapalit na siya, abansa. Pagkahuman niyo, palit, abansa, after a few months, ang iyang mga business partners, nakapalit. Matay, 2 weeks ago, I had an activity in Ipil, Imelda. Matay, pagtanaw na ko, di naman gagawa sa mong sakyanan. Matay, nakurap mong igilap. Pero, ting, gaghanan na kapalit yung sakyanan sa Sambuanga. Hindi ba na ito sila palangpangan? Ayaw yung kagool na dugay na kawapay na hita mo ni mo for as long as you are doing the business the right way. Basta sakto yung ginabuhat ani magka-resulta yun ka mga igala. Tapos yung pangutana mo, ito mga bago dali, sulti mo. O sila, maayaw ba ng DXN para sa kuha? Mga igala, bili, mauna, pangutana. Ang pangutana ng sakto, mauna. Maayaw ba ka para sa DXN? Bili na, maayaw ba ng DXN para sa panili? Maayaw ba ka para sa DXN? Dawi siya pangutana. O sila, basing po, okay ako niya. Basi muwa na ba? How long will DXN last? Kanusa ba na ang dugay ang DXN? Kung hindi ka na dili, mauna ang pangutahan na karoon. Ang pangutahan na karoon. Unsa ka ka? Kadugay. Para sa... Unsa ka na? Unsa ka how long will you last for DXN? So, ano sa Bisaya? Unsa, mila ka na tuig, mudugay sa DXN. Muna yung pangutahan ng kanuman. DXN is here to stay. At ang mga nag-relax-relax ninyo sa una, kamuray na wala ang DXN na kalagyapon. Imagine, DXN now is in 190 countries worldwide. And katong musugod ka ron, blessed kayo kung ano man. With even 550 pesos, you can start the business online. Kuya, huwag hindi nikusuhan, hindi ka ba naman muna ang negosyo na ko, narasa ko sila po. Ganit! I-download ninyo ng app. So, ang ginapalit ninyo sistema, di ba sundin ni Roy ganina, sistema? Ganit, oh. Mura gamay rang sintunubing takanasod mga igala. Now, how important is that to me as a businessman? Kapalo ba mo na there are only 197 recognized countries in the world? Pasabot anak, ito na lang kanasod ang wala may DXN. Liman kang 350 na i-invest na rin. I can expand my business in most of the countries worldwide with the use of a handphone. Hindi mo na ito, palakpakan ng DXN. Kaya yung kusulti, ano? Mahal man ang 550, mahal man ang 2,875, mahal man ang 2,750. Dili na mahal. Ang gibayaran ninyo sistema, ang mga gipanghatag ninyo, mga produkto, pakapinrata na na. What you are paying for is the system. Mga igala, nagsugod kong 350, kaya huwag ito yung kwarta. Ipautang pa na ako akong masawa para makapil ko, ano?
Pero that was the best decision of my life. Nga naman, I am a free man. Kumutahan ako sa mga karong pinamakikita ni Moster. Pwede ko lang isulti ninyo? Yes. Pero mauna lang ni, it doesn't matter. Wala na, hindi na importante. Mauna yung importante ng mga gala. Kung ganahan ko mo pa rin ng Mercedes-Benz karon kaya na kong buhaton. Kung ganahan ko mo ng Amerika karon kaya na kong buhaton. Why? Because I have full control of my life. Wagani ko karon, wagani ko kabalo sa ilit charon, sa ilit charon. Kabalo ko karon Domingo. Pero wag ko kabalo sa ilit charon, sa ilit charon. Mutala sila, ano ba mga kabalo sa ilit charon sila? Because it doesn't matter to me. Wag ko ipakialam ang ilit charon, ano man. Ang adlaw para sa ko, mga ikalang maurang. Adlaw. Mumata ko. Unsang urasa na ko gusto mumata. Mutulog ko sa gusto na ko. Urasa matulog nga naman, nobody can control my life except my wife. Pag-igala, except me. I have full control of my life. Nagkarangin ko kami ko na ako yung classmate, bangkada, 8 million ang kita kada bulan. Ibog na isa akong kinabuhi. He earns better than me. But he cannot sleep. Hindi mo gani kasakay yung aeroplano. Ano man, he's so anxious. I don't know what's happening to you. Hindi kasakay yung aeroplano. Biyahe may Manila. Ah, kasakay yung auto, ay driver, ay mga batigan. Ako, magbiglabiha ako. Decide ko. So, mag-auto ta, mag-aeroplano ta, mag-barko ta, I can decide. Ano man, I have the freedom to do it. Why? Because I have full control of my life. Basta, ngayon, wala naman ang kapalito. Bagong sakyan ang karon. Magtay galaw-gawa. If I live my life according to the standards of the world, I will never be happy. Kapoy kayo, so you can tapas. May gala. Mauna rin di exempt ko because I wanted to own my life. And now I own mine. How about you? Ikaw ba'y nagtag-iyang yun sa imong kinabuhi? Orang imong negosyo? Orang imong amo? I don't know about you, but nobody owns my life. Klaro ba o ganding klaruhan? Yeah. Now, kinsa man sa inyo, ganahan, makatakiya sa inyo, kung gano'y yung kinabuhi, pagkataas ka mo, sige daw. Palakpakan na itong gagawin ko. Ano, dili ko nagatuo na aksidente nakita para ron. No? I always believe in the perfect time that God would like to bless you. Why? If I was blessed by God, you can be blessed. Kung ikaw naglisod ka, mga igala, mo may mabaon ako ninyo. Lisod kayo katuo ng tao ang ginuumayo. Kung ikaw naglisod, kung ikaw masakiton, kung ikaw halos dili nakakaon sa isa kaadlaw, dili mutuo ang tao na maayo ang ginuo. Ano? Alang-alang, mag-inanay ka. Ano? Kaya ikaw, no? You're a Muslim, no? You have a Muslim faith. Kung anay ka, ay, maayo kayo si Allah kay katulungin ko makakaon ang ginuo sa isa kaadlaw. Maayo kayo ang Ginoo, ano man, di ko kabayad sa kukutan. How will people believe you that God is good? Ako kung magsulti ko na akong Ginoo maayo and He's powerful, people believe me instantly. Do you know why? Because every promise that He has given me is manifested in my life. Wala ko'y sakit-sakit mga gala, I'm 57 years old, wala ko'y uban, bisag-isa na mo. Ha? More than 10 years ako ay labad ng ulo. Ako'y utang ng bot. Nga naman, ang rason na yung masakit na stress. And the number one cause of stress is having no money. Yes. Ano, wala ka ng mga away kwarta, masakiton kaya. Singlo na gano'n, wala dahil yung sakit. Automatic. Anong tawa ka ng gaya? Ako ang sawa ako magsakit, ako'y utang. Ako'y utang. I can't eat what I eat. I can... Oh my God. Makindagan mo jogging sa kuha, kautop mo sa kuha, mga ano, I can still run for 1 hour without stopping. I can swim for 1 hour without stopping. Sa akatag mo, tapo, kuyong sa kuha, ano, magkaigit yung sa kuha, ano, magpaspasan ako sa kuha. I'm going to climb, again, Mount Napo, October 6. Why am I sharing that to you? Because God is not a liar. Dili baka ako ng Ginoo. Read the Bible. Read the Quran, 90% of the time, God promises abundance. Yes, yes. Tama ko rin.
He wants us to live an abundant life. Mao nang mutuo ang Ginoo sa kuha ang mga tao sa pagbusulti kung ang Ginoo na kumayo. Kaya ang iyang gipromisa sa kuha na tinuod na lang. Di ba, huwag ko sakit-sakit. No, bata kayo kung ito. Di ba, ang 57 ko. Matay. Galaw-gawa itong last week, sige ko manang, matay, galaw-gawa. 8 years ang mas maguwang ko sa iyang 8 years, sige ko manang. Ano ba ang itsuro niya, manang yun. Alaga ko siya sa kuha, yes sir. Yes sir. Matay, galaw-gawa. Bata pa rin siya kuha. 49 ako, 57 siya, 49. Sihog manang niya. Matay, nabalaan ako. Ganting nagkuag-utang, ano man, nagtaya sa kapa. Para, isa na daw kabulan, giuban. Ano man, liman gan. So, pakigala, mawa nang ingani ko may istorya. I'm passionate about what I talk about because it's true. You know, wala ko yung inibisyon. Nakawa ko din si Roy Mistoria, di ba? He's earning a 6-figure income every month. And he's very young. Ang problema niya, wak pa siya napili na mapangasawa. Basig na ganda, tagadigos na huloy ang maminyo. Ikaw na si Gama. So, makasabot yung tao. Wak, kaya ako makasabot. Sabi ko, partner, sinabi ko, wala ka pa natitipuha, napupuso ang babae, partner. Baka sa digos yung makuha. Hindi niya maintindihan. Bisaya yung salita ko. Hindi ka seryoso. Gahapon sa kidapawan. Gahapon sa kidapawan ng iyong matibuhan. Karoon, digos na. Ang mga igala, ang point ako is, God has given us every opportunity to fulfill His promise. Nara sa inyong buto o mugdili. Di ba? Nagatuo mo o nagatuo yun? Matinuod na ninyo. Ingnak baka ko, mga 5-10 years from now, you will remember this day. Yan naman. I know that God has plans for you and He plans to prosper you. No? Yan naman. Dili sa baka ko na Ginoo. Pwede ba na ito? Pakpaka na itong Ginoo. Okay, so, tama yung mga puta na?